Hapon mga kasimple, welcome back to my YouTube channel. Reflex ko lang sa inyo mga kasimple ang aming tinitirhan dito sa farm. Lumipat kami dito about 6 days ago. And kay-start pa lang namin, since naka-start pa lang namin, we are starting from scratch. Ibig sabihin, wala pa talagang naumpisahan. So yung inumpisahan pa lang namin mga kasimple ay pag-unpack ng mga gamit namin. And yung pagsasort ng mga seedlings. Well, if you would ask me kung lilipat, kung mag-transfer ako dito, no, I still work. I still teach in the city. Kasi ayokong mag-transfer. Ayokong iwan yung mga kasama ko doon na nakapag-establish na kami na ng solid na samahan na higit pa sa pamilya. So, itong pasensya na kayo, mga kasimple. Malikot si Daphne. You would ask me bakit nandito kami sa farm, but nakatali si Daphne. Pinapasyal ko siya. Hindi kasi siya pwedeng sumama sa kanila na nakahit kasi siya, third hit ni Daphne. So delikado na yung maisama siya sa mga iba pang. Well, ito yung overview ng ginawang bahay ng mga aso. Nasa pagitan ang bahay nila ng dalawang puno ng chiko. Yan, sobrang masaya sila dyan kasi presko. Unlike dun sa dati nilang tirahan sa city, mainit kahit na meron na silang kanya-kanyang electric fan at saka kahit na sabihin pa na naka-tiles or whatsoever. Iba rin yung freshness ng hangin dito. So fine. Okay mga kasimple, let me show you the front view of the house. Ito, house na to, meron siyang glass yung door niya sa front. Tapos meron siyang dalawang magkabilang pinto, dalawang kwarto. Yung isang kwarto, doon kami dito sa part na to, diyan kami dalawa ni Hero. At dito naman si Keisha. Ito. Si Keisha at saka si Jello. Yan. Hindi pa siya maayos kasi dito sa front na to, bala kong mag-garden dyan ng mga flowering plants. Tapos, of course, hindi namin iiwan sina sina Koy dyan sa harapan ng house, and nandyan sina Koy Fish. Well, dito sa part na to na di pa naayos, meron mga sagingan. Yan, may mga sagingan, maraming mga kalamansi, may mga papaya na kung saan nakapag-harvest na kami dahil nagluto kami ng tinola, puno ng kamyas, puno ng kamansi, guyabano, saging, buko at iba pa. Tapos dito sa part na to is yung makopa. Then doon ay another puno ng makopa. So meron kami dito mga kasimple na kubo. May kubo kami dyan. So dyan muna namin, since na di pa maayos yung kusina talaga, so dyan muna namin linagay yung mga ibang gamit namin pang kusina. So dyan na rin kami nagkukwentuhan, kumakain, and whatsoever. So we gathered there together. So, ayun mga kasimple, yung gate na kung saan nandun tayo kanina. Yan, medyo manakilaki siya. Yan. So, may mga buko-buko. So, kaya fresh yung hangin. In fact, since day one na pumunta kami dito or lumipat kami dito, di na ako sumumpong ng hirap sa paghinga while unlike na nasa city kami, lagi ako nahihirapang huminga. Meron din sila dito basketball court yung mga bata. Ayan, nakakapag-exercise sila. Daphne, likot mo!
Meron siyang other part of the house na kung saan pwedeng dyan nag-i-stay yung other, yung isa sa member ng family namin. Meron siya sariling kwarto dyan. Well, na-start na natin nandito yung mga kamuting kahoy. Ayan. And aayusin itong buong place na to na kung saan binakura na siya para plantation ng mga gulay. Ayan. Dun sa part na yun, nando doon yung mga Rhode Island chicken. Ayun. Na kung saan nagle-lay sila everyday ng brown eggs. Ayun si Ball. Ayan. Nakalaya sila dito. Ang saya-saya. Sabi siguro nila. So this is the overview of the house. Of the whole area. Ayan. Malaki siya. Malaki-laki. From scratch pa nga lang dahil di pa namin naayos. We need to focus on our packages, baggages. Yung mga damit namin di pa na-unpack. At yung mga gamit na need namin, yun muna yung nalabas. Yan. So, I'm gonna show you guys, yung mga iba pang mga pagbabago dito sa farm on my next videos. What makes me sad at this time, mga kasimple, is sinumpong yung mga allergies ko. I don't know what happened to me kasi bigla na lang sila lumabas. Madami sila, madami yung mga allergy, and matagal na sila siguro. Since na lumipat kami, since day one, nandito na yung lumitaw na yung mga allergy ko. Dito ang dami, oh. Hindi ko alam kung paano, kung ano nangyari. But bigla ako na nagkaroon ng allergy, which is, di naman naselan yung ano, yung balat ko. Kung ano-ano nga lang yung sabon ko, eh. Kaya, I don't know what happened to me. I'm not quite sure. I need to see a dermatologist, I guess. Tope! Dinidiligan ko, mga kasimple, ay yung mga kamuting kahoy na bagong tanim. Ayan. Meron na nakatanim na mga kangkong. Ayan. At heto yung malapitang view na mga Rhode Island chicken. At sino naman yung pakit na yon? Of course, my baby Daphne. Daphne! Hapon na. At napaka-presko ng hangin. Silipin natin yung sunset. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan. Kahit paano nakasilip, oh. Nagbigay yung ano, yung dahon ng buko. A few moments later. Ayan, nagsasaing tayo. Sinapinan ko ng dahon ng saging para mabango. Ayan. Anyhow, 101, only in the farm. Ito naman yung sawsawan. Kamatis, sibuyas, itlog na maalat, and paminta. The next day. Good morning! Nagluto ako ngayon ng sinangag at pritong isda. Ito na ang ating sinangag na kanin. At ang mga bagong huli isda. So fresh! Let's just enjoy life. Kung meron mang part na mahirap or difficult, hayaan na lang natin.
Yung importante dito is ano, yung okay yung mga mga anak mo, walang sakit tayong lahat, di ba? So for me, that's all. That's the most important things in life. Yung health, tsaka yung mga health, kids, wealth, kahit wag na. Daphne, go get your book. Good girl. Good girl. Daphne. Daphne. The next day. Okay, so hanggang dito na lang muna yung video ko kasi ano, para makapag-concentrate yung nagda-drive.